Hello mga ka-bird space! Pinapanood nyo to dahil gusto nyo malaman kung paano hindi maging mailap ang ating mga alaga. May video na kami tulad ng ganito, pero dahil hindi makita ng iba kasi natabunan na, gumawa ulit kami ng video para sa mga bagong subscribers natin. So salamat sa mga nagsasubscribe sa ating channel. Thank you at sana ma-enjoy nyo ang aming channel, ang ating mga content. So, ang topic pala natin, 5 paraan para hindi maging mailap ang inyong mga alagang ibon. Eh, ano pang hinihintay natin? Tara na, let's go! So ano ba ang 5 madaling paraan para hindi maging mailap ang ating mga alagang ibon? So ito ang unang madaling paraan. So ang 1 ay comfortable place. Para malaman natin ang ugali ng ating mga alagang ibon, syempre kailangan nila ng komportabling lugar kung saan hindi sila nagtatago. Sa tuwing may dadating na tao o kaya sa mga naglalakad-lakad sa kanilang lugar, sa kanilang pwesto. May mga ibon kasi tayo na kahit dinadaanan lang natin, nagtatago agad sila sa nest box nila. O kaya papalapit pa lang tayo, nasa malayo pa lang tayo, papalapit. Tapos nagkakagulo na sila sa kulungan nila. Diba? May mga ganong ibon. Para maiwasan yung mga ganitong pangyayari, syempre, komportableng lugar ang solusyon para dyan. Kung wala tayong mapwepwestuhan na maayos, isa pa ang pwede natin gawin. Ito, mas mataas ang kulungan, mas maganda. Kasi kung mas mataas ang kulungan mo, ang cage mo, mas malelesen ang chance na hindi sila nagkakagulo, lalo na pagpapalapit ka. Kung marami kang ibon, tapos may ibang hindi maiilap, kunwari, meron kang 5 kulungan, yung 3 doon ay hindi mailap, ilagay mo yung hindi mailap sa pinakababa. So, yung pinakababa, hindi mailap, hindi mailap, hindi mailap, tapos mailap na, tapos mailap na. So, yung 2 mailap ay nasa taas para kapag dadaan ka, hindi sila masyadong kakabahan kasi nasa pinakataas sila eh. Komportable sila na hindi nyo sila magagalaw, ganon. So, ayun ang ating madaling paraan. So, ayun yung una. So, ano ba ang pangalawa? Ang pangalawa naman ay be familiar. Let your bird be familiar with you. Bakit? Base sa aking experience, mas mahabang time na nakikita nila mukha mo o yung mga galaw mo, masasanay sila kung ano ang ginagawa mo. Pero syempre, hindi agad-agad magiging familiar ang mga alaga mo sa'yo. It takes months. Oo, aabutin ng mga ilang buwan bago sila maging familiar sa lugar mo. Kasi ganun ang experience ko eh. Kaya bawal magmadali pagdating sa ganitong paraan kung gusto nyo maging familiar yung mga alaga nyo sa'yo. 3 na madaling way ay yung pakikipag-bond. So, bond. Bonding with your birds is pretty easy. Para magsimula na makipag-bonding sa mga alaga nyo, syempre, kailangan familiar muna sila sa iyo. Yung tipong hindi na sila nagtatago kung lalapit na sa iyo. Yung ganun ba? So, kung familiar na yung mga ibon mo, yung mga alaga mo sa iyo, ito na ang sunod na paraan, yung bonding. Kung ang alaga natin ay familiar na sa ginagawa natin, yung pagbibigay ng pagkain, paglalagay ng tubig, pagtatanggal ng pagkain at pagtatanggal ng tubig, tapos kapag tatanggalin natin yung poop tray para linisin, ito na, mag-start na tayo to strengthen our bond. So, kailangan natin patatagin pa yung bonding natin sa mga ibon natin. Parang tao lang yan. Kung komportable na ang tao sa'yo, kailangan nyo lang na mag-bond para magkaroon kayo ng tiwala sa isa't isa. Kung sa ibon, hindi nila alam yung mga words na ganyan, yung tiwala, yung komportable, yung bond, yung ganyan-ganyan,
Pero alam nila kung ano, kung paano sila magtitiwala sa amo nila. Okay? So, iniisip natin kung bakit pa ba kailangan na magtiwala yung ibon sa natin sa atin kung breeder lang naman natin sila. Bakit nga ba? Kasi para sa akin, sa nakikita ko, sa ginagawa ko din, nagpapataas din kasi ng chance yun na para hindi maging mailap ang ating mga alagang ibon. Para sa mga hindi maging mailap, para hindi maging maselan yung mga alaga nating ibon. Kaya ako, gustong-gusto kong nagtitiwala sa akin yung mga ibon ko, na tipong komportable sila sa akin, na familiar na sila sa akin, para kapag nag-iitlog na sila or nagpaparami na sila, hindi sila magkakaroon ng problema na binabasag yung itlog, yung nilalaglag yung itlog, or hindi nila nililimliman yung itlog. Kaya ako, gusto kong nagtitiwala sa akin yung mga alaga ko para mabigyan ako ng magandang resulta sa pamamagitan ng itlog, di ba? Sa pagpaparami, ganun. Kaya kayo, kung gusto niyo yung ginagawa ko na nakikipag-band, pwedeng-pwede yun. Madali lang naman siya. Huwag nyo lang sila masyadong aabusuhin. Kasi minsan, natatakot sila sa bonding eh. Yung tipong konti-konti lang, huwag masyadong sobrang ano ah, sobrang banda-ban. Yung tipong kuhulihin nyo na, huwag ganun. Okay na yung nasa kulungan lang sila. Makipag-bonding lang kayo sa pamamagitan ng mga pagpapakita ng mukha nyo. Tapos yung binibigyan nyo lang sila ng time. So, speaking of time, next na tayo. So, itong pang-apat na madaling paraan is privacy. When it comes to privacy, syempre, respetuhin din natin ang mga alaga natin kapag gusto nila magpag-isa. Ayun ang ibig kong sabihin kanina, yung time. Yung mapag-isa sila. Lalo na kung may mga itlog na sila sa kanilang nest box, ganun. Kasi, naglilimlim sila. Alam nating lahat kung ano ang tamang ginagawa nila kapag nasa nest box na sila. Kaya nila nililimliman yung mga itlog para mabuhay, para mapalaki nila yung inakay. Then, if they're out of their nest, doon lang kayo tumingin ng kanilang nest box. Doon na kayo sumilip. As simple as that. So, ayun ang privacy. Ang ibig sabihin ng privacy para sa akin, para sa mga ibon ko, bigyan nyo sila ng time para magkaroon ng sariling oras nila. Okay? Then, last but not the least, ang pinakamadali sa lahat ay yung whistle. Why whistling? To let your bird knows if you are coming or if you're changing their feeds or giving them feeds to be familiar with. So, ang pagsisipol ay isang magandang way din para maging familiar yung mga ibon natin. Eh, paano kung hindi tayo marunong sumipol? Any noise will do. Kahit simpleng boses mo lang para malaman nila yung time na nang nandiyan ka. Ganon. Or kung medyo nakakailang na hindi kayo sanay na nagsasalita sa ibunan nyo, bili lang kayo ng whistle or ng pito. Yung ganun lang. Tapos, ayun. Nasanay kasi ako na nagsisipol kapag nasa ibunan ako. Ganun. Parang sa kalapati lang kasi yan. Kapag sumisipol ka na, ayan na. Nagkakagulo na sila. Alam na nila kasi na kainan na. Ganun din kasi ako na sa mga alaga ko. Sinasanay ko sila palagi sa mga sipol-sipol sa tuwing nagbibigay ako ng feeds. Kaya kapag sumisipol ako, may ibang nagkakagulo na dahil alam na nilang kainan na. So, ayun ang aking 5 easy ways para hindi maging mailap ang ating mga alagang ibon. Effective naman to sa akin, sa mga alaga ko. Sana effective din sa inyong mga alaga. Kung may mga kakilala kayo na namumblema sa may ilap na ibon na alaga nila, share this video to your friends or groups para malaman nila ang sikreto para maiwasan ang pagiging mailap. So, i-share nyo lang tong video na to para makatulong tayo sa mga iba nating kaibigan na nahihirapan sa mailap na ibon. So, ayun na nga.
kung may natutunan po ang lahat, bigyan nyo lang kami ng thumbs up. At kung kayo ay bago pa lang sa aming channel, pindutin ng subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. Malapit na tayo mag 10,000 subscribers. So, kung mag 10,000 subscribers tayo, siguro doon na ako magsisimulang mag pa-raffle. Kasi ngayong mga dumadating na buwan, sobrang busy talaga sa trabaho. Sa trabaho ko ngayon, kung saan ako kumukuha ng pambili ng ibon. So, ayun. Gusto ko kasing sa 10,000 subscribers natin ay doon na tayo magsimula magpa-raffle ng ibon na kung anong meron ako ngayon para masimula na natin yung gift bird na para yung mga gustong magkaroon ng mga bagong alaga. So, ayun. So, syempre, wait lang. Mag-shoutouts muna pala tayo. Okay, shoutouts muna tayo. Shoutouts kay Nicole Mantak, kay Paulindi, kay Kira Baylo, kay Jendel Corpus, shoutout din kay Mokmok Carcelis, shoutout din kay Inigo Capablanca, kay Brian Cruz, at para sa anak kong si Bryle Wesley Cruz, shoutout daw, bali, shoutout din kay Kimwell Maranata, shoutout din kay Always JR, kay Ron Michael, kay Johan Paiso, kay Emmanuel Lastimosa, kay Ronald Alagaban, shoutout din kay Bird Hobby Student VGS, kay Julius Villa, kay Gerald Dorica, kay CR Gaming, kay Samuel Balagtas, kay Avriel Maranan, kay Florence Aquino, shoutout din kay Rolando Castillo, kay Erald Salano, kay Jake Melchor yun, di ba? So, shoutout din kay Cheryl Gil, kay Kian Rojas, kay Sandy Pineda, kay Kevin Jan Agravante. Shoutout din kay Joseph Villegas, kay Mark Daniel, shoutout din kay Dengs, kay Mark TV, Bird and Pigeon Videos, and shoutout din kay Gerson Pasqua. So, sa mga gusto magpa-shoutouts, comment lang po kayo. At sa mga may mga katanungan pa po, comment lang po kayo at sasagutin natin yan pamamagitan ng comment or videos. So, ito na ang dulo ng ating video. Salamat sa mga sumusuporta sa ating channel. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.